Hi guys! Welcome to my channel! Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please click subscribe now! Salamat! Pati na rin yung bell button. Hello sa mga Ilocano! Kumusta po? Shock Ilocano na kami daytoy. Kaya kung napapansin nyo yung pagsalita ko ng Tagalog is parang matigas. Ilocano nga naputlan. Charot. Tubong Cagayan Valley. So, for today's vlog is gagawa tayo ng challenge. Challenge kung saan tayo ay mag-iipon. Tayo ay mag-iipon kung meron tayong iipon from our salary. So, OFW nga pala. Meron kasi tayong plano. Meron tayong plano sa buhay, kaya kailangan natin pag-ipunan. And I... paulit-ulit kong na-experience. Paulit-ulit kong na-experience to, pero paulit-ulit din akong pumapalpak at paulit-ulit din akong hindi natututo. Parang natututo lang talaga ako after ng incident or after wala na akong pera. Kapag wala ka ng pera, Diyos ko mag-ipon. Sana hindi nila ako bumili. Parang ganun, later action. So kahapon kasi, pinaayos namin yung relo ng amo ko. Tapos dumaan kami sa mga sa bilihan ng mga gamit, ganun. Marami ka talaga makikita sa may Prince Edward. So pumunta kami doon. Habang naglalakad, yun, tingin-tingin. Tapos yun, bumili ako ng damit, bumili ako ng pantalon, bumili ako ng bag. Dahil kung nakikita niyo sa mga previous vlogs ko, lalo na sa mga adventures ko, yung gamit ko na bag is yung Violet. So, yun lang, nag-iisang bag ko. Kahit gusto kong umawra, ganun, eh, nakabackpack ako. Pero, wala namang masama-sama pagbabackpack. Pero, ang laki talaga ng bag ko, akala nila buong kusina namin, nandun na sa bag ko. Lahat na ng gamit ko nandun na sa bag ko. Nakakaingit nga yung mga nagde-day off na to. Yung day off nila is maliit lang yung bag nila. Yung sling lang. Tapos maliit lang yung dinadala nila gamit. Ako kasi parang laki-laki ng bag ko. Lahat na lang dala-dala ko. So kahapon bumili ako ng bag. Napakita ko. Yung cute-cute kong bag. Yan. Yung cute-cute kong bag. O, diba? Maliit na yan. Pero, huwag ka. Nandito pa rin lahat yung kailangan ko sa Sunday. Hindi ko alam kung magkakasya yung tubig ko. Hindi kasi ako sanay na bumili ng tubig. Sayang din kasi yung $10. So, masasayang. Ang laman lang naman ito. Kapag pumupunta ka ng church, yan. Yung songbook ko. Ano pa rin naman ito. Yung sunglasses ko, hindi ko naman ginagamit. Ang kabanggaman nito. Yan, mask, payong. Oh, yung mga tissue, sanitizer, lotion, lipstick. Wala pa akong pulbo dyan. Maghihingi na lang ako. Pero, tapos sa side niya is yung sanitizer. Tapos isang pack ng tissue ulit. Tapos dito sa likod niya, so, hindi ko lang alam kung tatagal tong bag na to na gagamitin ko kasi parang maliit niya, cute-cute niya. Hindi ko na may lalagay yung scarf ko kasi mahilig talaga kung dala ng kung ano-ano. So, yun nga, napagasto ako kahapon. Namili ako. Dami kong binili. Naka $300 din ako. Yung 300 na yun, wala yun sa budget ko. Nasa allowance ko yun for this month. So wala na akong allowance. Nga. As in, parang, kasi ngayon lang na naman ako bumili ng mga gamit ko. Tapos, nga, wala sa budget. Hello sa mga taga, nasa Pilipinas ngayon, ang mga OFW ko, paalala lang po, wala pong pera yung mga yan. Puro resibo. Ito po kapag meron kang pera. Hindi naman siguro lahat. May mga iba na marunong mag-ipon. Ako lang siguro yung hindi marunong mag-ipon. So yun, gagawa tayo ng mga envelopes. Kung
paglalagyan natin ng pera. So, try to watch it. Thank you! So, yan. Mga kailangan natin. Gunting, a piece of paper, scotch tape, tapos yung mga envelope. Simulan na natin mag-label. Sa akong marker. Mas maganda sana kapag may marker. So, ayan. Meron na tayong apat. Apat na pang label kung para saan yung pera. So, ayan. Meron na. Yung 500, ayan. Future expenses 2021, 2022, 2023. Trim big 100 HKD, then 20 and 10 HKD, then 50 HKD. Ayan ko ng bigger size ng scotch tape. Parang isang hong dikit lang. Ayan, tapos na. Tapos ito. Lalagay ko dito yung mga Philippine money. So, ayan. Tapos na natin. Labelan yung mga envelope natin. So, meron akong apat na nilabelan. Meron akong apat na nilabelan. So, ito yung 500.
500 HKD. Ito talaga, mandatory, must. Kailangan ko talagang separate. Dapat every sahod. Kasi, malalaman nyo kung para saan to kapag natuloy na. So, yan. Tapos, eto. 100. So, ang ugali ko kasi, hindi ako basta-basta na namimili ng gamit na wala sa budget. So, kahit gumastos man ako, at least nasa budget na. Kagaya kahapon, namili ako, pero wala yun sa budget. Kinuha ko yung allowance ko for this month. So, nga ako for this month, wala na akong allowance. Hindi ko alam. Pero may mga nakasingit sa wallet ko. Kailangan kong ayusin yun mamaya. Ilalagay ko dito. Tignan ko lang kung meron pa. Wala na. Tapos ito, 20 HKD yan. Kung meron mang sumobra sa allowance ko for the month, so ilalagay ko lahat dito. Tapos kapag may, kasi yung pera ko naka-divide, na-divide-divide na lahat. Hindi ko pa nakukuha yung sahod ko. Siguro nakaka-relate yung mga ibang OFW dyan. Hindi pa nakukuha yung sahod, hindi pa binibigay yung sahod. Naka-budget na talaga, nakasulat na yan. Ipakita ko sa inyo. So, hindi pa nakukuha yung sahod, naka-budget na yan. Naka-plano na. So, meron akong maliit na notebook para ilalagay ko lahat dito. Yan. Yung mga utang ko. Meron din akong malaking notebook. Pero mga atsurok-tsurok na yun. So ganito ako mag budget ng pera ko. So sana makatulong itong mga envelopes na to para sa akin, para hindi ko makita at hindi ako matempt na bumili ng kahit ano. Lalo na ngayon, meron na naman ako pinaghahandaan na bilhin. Pero hindi ko alam kung paano ko yun mabibili. Dahil sa katangahan ko, naitapon ko yung relo na ginagamit ko. Yung relo na yun is couple watch namin. Which is, isa lang talaga yung ginagamit kong relo. Tapos last Saturday, meron akong tinapon na isama. Tapos, narinig ko yung pag-tak, ganun na sound. Pero hindi ko din tinignan, binaliwala ko. Tapos Sunday na, day off ko. Wala na akong relo. So yan, 2 weeks na. Hindi pa ako makaka-move on kasi every time na magluluto ako, dun ako tumitingin ng time. Para alam ko kung anong oras ako mag-start. Yan. So yan. Ano natin? Kung meron na akong pera. Kung meron pa natitira. Ito yung allowance ko, Lana. What? Ito, meron. Para saan kayo? Hindi ko alam. Tignan natin. Baka mamaya yung... Diba? Pambayad ko yun ng utang. Kaya pala nilagay ko dito. Ngayon, ulyanin na talaga ko. Pambayad ko ng utang ko.
iba. Ito na lang. Kasi ito, pambayad din ang utang. Lalagay ko dito. Tapos ito, yung binigay ni Popo noong Chinese New Year. Ito pa yan. Hindi ko yan binubutas. Ay, hindi ko yan ginagas ko. Sabi ko sa inyo, burara ako pagdating sa pera. Hindi ko alam kung ako lang. Kung meron pa. Tapos ito, ito din. Binigay ito sa akin nung first na employer ako. Hello! If you're watching my vlog, Charon, asa ka. So ito yung unang bigay nilang red packet sa akin. Kita nyo? So ilang years na to. Anong year ba to? Ayan, hindi nakalagay yung year. Ito na to. Tapos, 100 peso. 100 peso. Para isang ano? 20. Nami-miss ko na sila. Ito. Miss ko na sila. Tapos, ang ipon ng OFW. OFW. Yeah. Resibo. Ayan. Resibo. Diba? Nag-feed na yung nakikita ng printout. So ganito kami mga OFW dito, marami kaming ipon. Marami kaming ipon na resibo. So since wala na akong budget, wala na akong budget, wala na akong allowance. Ito na lang, 30 pesos na, ay $30 na lang. So, galing dito sa pitakang ko. Diba? Hopefully, next month, magiging maayos na lang. Ito ayos, ayos din. Ang laki ng pimples ko. Oh, pimple. Masakit pa. Na ganyan talaga. $20, $30. So, ilalagay ko dun sa... purple. Para ang purpose nito, natanggalin ko lahat yung pera sa wallet ko din. Para kapag gumala ako, talagang wala akong dalang pera. Hindi ako bibigay. Siyempre, wala akong pambili. Ito, wala pa akong may lalagay dito. Next month. Next month. So, ngayon, May, June, hopefully. 50. Ito, meron akong isang 50. Ayan na, ganito muna. Then 500 next month. 100 next month. Kasi naubos ko na kahapon. Ang pera ko. Ito. Ayan. Hopefully. Pero yung kapag ang gagawin ko,
kapag nakuha ko na yung sahod ko, of course, yung sahod ko is naka-budget din yun. So, meron lang matitira sa akin, konti lang yung matitira. Tapos yung konting yun, yung ilalagay ko dito. Para kapag yung may ilalagay ko dito, at least, pwede kong gastos. Pero nakalagay na kung saan envelope at kung para saan yung pera na yun. So, hindi ay siguro. Sana hindi ako matempt na, uy, may pera dun, kukunin ko. Tapos ganun, nabunuhan ko na lang. Kasi ganun yung gali ko eh, kapag nakita kong yung pera ko sa wallet ko. Parang, uy, meron akong gustong bilhin. Hiramin ko muna yun, tapos bayaran ko na lang next month. Tapos next month na naman, uy, meron akong gustong bilhin. Ganun. Kaya yung pagbili ko ng mga gamit ko sa paggawa ng video, sa pagva-vlog. Kwento ko lang nga. Nung una, ang ginagamit ko is yung stand talaga, yung block. Tapos pinagpatong-patong ko lang yung mga containers sa kusina para maging mataas lang. Tapos nilalagay ko lang yung phone. Tapos nung nagkaroon ako ng pera from my allowance ulit, bumili ako ng tripod. Malaking tripod. Tapos, after ng ilang buwan ulit, nung may holiday, o di hindi ako lumabas. Pero inutang ko na yun sa allowance ko. Bumili ulit ako ng isang, anong tawag dito is, dito selfie stick. Pero ito yung, tapos yun, bumili ako ng malaking tripod, yung mahaba. Tapos, nung nagkaroon ulit ako ng pera, bumili ako ng selfie stick na pwede ding, may stand din. So, pipicture ko na lang, insert ko dito, para makita nyo naman. Kasi hindi naman ako nag-start na yung bumili na ako ng ganito, ganito. Tapos, yun na agad. So, nag-start ako sa wala. Like this, mag-iipon ako at mag-i-start sa wala. Sana kayo din. Hopefully. Then, maybe next year, para sa update ko kung nakaipon nga ako. Pero happy talaga ako. Tapos itong orange naman, dito ko na ilalagay yung mga pera ko, yung mga peso. Singery birds. Ano, diba? Ito, namimiss ko na din ito. Namimiss ko na din yung sirya. Ano, diba? Ayan. 20. Si 100. Si 20. Si 50, 20-20. Diba? Ang purpose kasi nito, para kapag uwi ako ng Pilipinas, hindi akong mag-aawak ng malaking pera na kasi mahirap umuwi na may dala kang malaking pera. Mas okay na lang kapag uuwi ka, i-deposit mo na lang sa account mo or i-send mo sa sarili mo. Pwede ba yung send mo sa sarili mo? Pero may meron akong ginawa nung last na umuwi ako na sinend before ako umuwi. Ay hindi pala pwede yung ganun. Iniwan ko sa kakilala ko, tapos siya yung nag-send. Niwan ko sa kapatid ko. Tapos yung kapatid ko, pinasend naman sa kakilala niya. So, ganun nga. Ganun nga ang nangyari mo. Kasi ayaw ko talagang maghawak ng pera. Tapos deposit na lang sa banko. Ganun. Para dun ka na lang mag-withdraw. Yeah.
So, ito lang yung pera ko. Ano na ngayon? 11 na ngayon, may 3 linggo pa. Wala na akong allowance. Thank you for watching. Bye-bye.